Ayan, andito na tayo sa PixArt natin. Kung wala pa kayong PixArt, mag-download na lang kayo sa Play Store. Libre lang siya. Ayan, skip na natin to. Then plus, select lang natin yung picture na i-edit natin. Then erase lang natin yung background niya. Select lang natin yung person para hindi na tayo mahirapang mag-cut out. Tatanggalin lang natin yung mga labis ng konti. Ayan. Then, save. Kapag andito na tayo, punta naman tayo sa effects. Bali, dalawang effects ang gagamitin natin. Gumamit ako ng undead para mas lutang yung outlines niya. Adjust lang natin siya ng konti. Then Badlands para sa pangalawang effects. Ganun ulit. Adjust ulit natin ng konti. I-zoom natin para mas makita natin. Adjust lang natin. Then okay na. Check. Kapag okay na, i-save na lang natin siya sa ating gallery. Ayan. And then, create new. Pili lang tayo ng bagong size. Punta tayo sa shapes. Click natin to. Click natin yung triangle. Click natin to. Then, okay. Pagkatapos, i-drag lang natin siya dito sa background. Ayan. Then, tayo na lang yung bahalang magpantay. Ayan. Ganyan lang. Kapag okay na, click natin itong tatlong box sa taas. Then, plus empty layer. Bakit pa ba natin kailangang pindutin ang empty layer? Para once na nagkamali tayo sa pag-a-add natin sa photos or sticker, marirecover pa natin siya, pwede pa natin siyang i-edit ulit. Pindutin lang natin itong tatlong box para may-edit ulit natin siya ng panibago. Pagkatapos nyan, add na natin yung picture natin at tinanggalan natin ang background. Click natin to. Adjust lang natin siya kung saan natin siya part ilalagay. Ayan, adjust lang natin. Kapag okay na mga tol, para mas pantay at saka mas maayos yung pagbubura natin, gagamit ulit tayo ng shapes. Dapat naka-fill siya. Huwag natin kalimutang i-click yung layer ng picture natin para kapag nag-erase tayo, yung picture lang natin yung ma-erase, hindi yung triangle. Kailangan din nating bawasan ang opacity ng picture natin para mas makita natin yung triangle sa likod at para mas maayos tayong makapag-erase ng picture natin. Then shapes. Drag lang natin. Pantay lang natin siya ng maayos dito sa triangle. Para mas maayos yung pagkaka-erase. Yan. Okay. Kabila naman. Ganun ulit. Pantay lang ulit natin. Para mas madali magbura. Mas pantay.
okay. Kapag okay na, adjust ulit natin yung opacity natin ng 100. Ayan. Then, save na natin siya. Pindutin natin to. Pagkatapos natin siyang isave, select ulit natin yung picture natin. Ayan. And then, punta tayo sa tools, stretch, then itong warp. Adjust lang natin yung power niya ng 100. Then yung size niya is 20 lang. Mga 25 siguro yan. Pagkatapos, i-susum lang natin siya ng bahagya. Ayan. Then i-stretch natin yung picture natin ng dahan-dahan. Ayan, ganyan lang. Bahala na kayo kung gaano kahaba. Sample lang naman to, kaya yan. Ganyan lang. Stretch nyo lang. Then, check. Punta naman tayo sa effects. Punta tayo sa artistic. Hanapin natin itong share. Click natin yan. Tapos pindutin natin itong tatlong guhit. Ayan. Yung size is 100. Then itong angle naman ay mga 105. Ayan. Then, pindutin ulit natin itong filter. Then eraser. Invert. And then restore. Zoom natin ng konti. Tapos pindutin lang natin itong pababa. Ayan, diba? Bago na. Yun na. Ganun lang kasimple, mga tol. Mas maganda siguro kung pantay na pantay, kaya bahala na kayo magpantay. Burahin natin to mga natera. Ayan. Burahin lang natin. Ayan. Ganun lang kasimple. Check. And then, save. Save to gallery. And then, okay na.